Ang ating life encouragement ay makikita sa Awit chapter 64 verse 1 ang sabi, O Diyos, ang hibik ko, ang aking dalangin, sana ipakinggan sa pagkaligalig dahil sa kaaway, huwag akong hayaan. Ang ating subject ay Mapeh Health 2. Ang ating pag-aaralan ay mga pandama. Ano-ano ang iba't ibang bahagi ng ating pandama o ano-ano ang mga pandama. Ito ay 5'4a mula sa 5'4a ng second quarter ng grade 2. Ito'y ang video na ito ay ginawa para magkaroon ang mga bata ng mas malalim na ideya at mga mapakinggan nila ang discussion tungkol sa kanilang aralin. Hindi ko po inaangkin ang pinagkuhanan ko ng sangguniang ko na ito. At ito lamang ay educational videos para makatulong sa mga bata sa panahon ng pandemya. Ang ating topic ay mula ito ay pang week 1 na hanggang week 4 na aralin na module ng mga bata. Ang layunin sa araling ito ay pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy, mailalarawan at maibibigay mo ang mga paraan kung paano mapapangalagaan ang mata, tainga, ilong, buhok at balat upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga karaniwang sakit o karamdaman. Ang mata. Ang mata ay ginagamit sa ating paningin. Dalawa ang mata natin. Ginagamit natin ito upang makita ang mga bagay-bagay. Nakikita natin ang mga gandang tanawin, mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay. Nagagawa natin ang mga dapat nating gawin gamit ang ating mata. Yan kaya napakahalaga ang ating mata. Ang ilong. Yan, ito ay ginagamit natin sa pang-amoy. Ating ilong. May iba-ibang itsura ng ating mga ilong, lalo na pag tayo ay Pinoy. Isa lamang ang ating ilong at may dalawang butas ito. Ginagamit natin ito bilang pang-amoy. May pagkakataon na kahit hindi natin nakikita ay nasasabi natin ito dahil sa amoy nito. Halimbawa nito ang masarap na ulam. Nasasabi natin ang ulam ng kapitbahay sa pamamagitan ng amoy lamang. Ang ating balat. Ayan. Ito ay ginagamit natin sa pandama. Yan ang ating balat, ang ating katawan, mga balat sa katawan natin, ginagamit natin yan sa pandama. Kutis ay makinis kung aalagaan. Ginagamit ang balat upang makadama ng init o lamig sa paligid. Ayan, nararamdaman natin ang paligid natin, ang panahon sa pamamagitan ng ating balat, ng ating katawan, kung ito ay malamig, taglamig o taginit, o minsan ang panahon kapag tag-ulan. Ang tainga, anong gamit ng tainga? Ito ay pandinig. Yan, dalawang ating tainga, ginagamit natin ito bilang pandinig. Naririnig natin ang ingay ng kapitbahay, ang ingay ng kwentuhan, mga ingay ng bata sa labas. Katulad ng naririnig natin, tugtog ng kapitbahay na hindi nila marinig, kaya kailangan iparinig sa ibang tao. Ayan, naririnig natin ang mga tunog o awit gamit ang tainga natin. Ayan, kung sino ang nagsasalita, malalaman natin gamit ang ating pandinig. Ang ating dila o bibig, ngipin, bunganga, ayan. Ito ay ginagamit sa panlasa, nalalasahan natin ang ating kinakain sa pamamagitan ng ating dila. Ang dila ay isang uri ng pandama na tumutulong upang malasahan natin ang ating pagkain.
Ang mga bahaging ito ng ating katawan ay ang pangunahing ginagamit upang makita, maamoy, maramdaman, marinig at malasahan ang mga bagay-bagay sa paligid. Mga paraan ng pangangalaga ng ating pandama. Ano ang mga dapat nating gawin para hindi masira ang bahagi ng katawan ng ating mga pandama? Una, pangangalaga sa ating mata. Anong dapat mong gawin para hindi masira ang ating mata kapag nabulag tayo o may diferensya ang ating mata? Hindi tayo makakakita ng maayos. Kaya kinakailangan sa ating mata ay alagaan. Pangangalaga ng mata. Una, kumain ng masustansyang pagkain. Mahalaga ito para panatiling malinaw ang ating mata. Ayan, huwag direktang tumingin sa araw upang hindi masilaw. Yan, kasi nakakasilaw, masakit sa mata. Pangatlo, punasan ang mga mata ng malinis na panyo. Huwag kung ano-ano, ha? Manood ng malay mula sa telebisyon kasi nakakasira ang mata ang radiation. Ang radiation ay siyang init na nagmumula sa isang telebisyon o anumang gadgets katulad ng cellphone, laptop. Ayan, kailangan medyo lalayo-layo tayo at huwag masyadong gumamit ng gadget lalo na kapag bata ka pa, ha? Okay, sunod, magbasa ng sapat na liwanag. Kasi kapag madilim sa madilim kang nagbabasa o nagbibiyahe ka, kasakit ang iyong ulo, mata. Ipahinga ang mata kapag ito ay pagod na. Pikit-pikit. Ayan, pikit. Minsan, itulog na. So, ayan, tamang pangalaga ng ating mata. Kasunod, nose, ang ating ilong. Ayan, ilong, pangalaga ng ilong. Paano natin naalagaan ang ating ilong? Ang malinis na ilong ay makakatulong upang tayo ay maging malusog. Panatiling malinis ang ilong, amuyin ang mababango, iwasan ang mababaho. Sumingan ang dahan-dahan. Huwag bigla-bigla ang sisinga kung may sipon kasi kapag dumugo ang sipon, mahirap ang kasasakit ang iyong ilong. Okay, yan. Ano ang mga dapat? Pangangalaga naman ng balat. Paano natin na mapapakinis o magiging makinis ang ating balat? Una, upang maging makinis ang balat, ugaliin na maligo araw-araw. Huwag minsan-minsan, lagi-lagi, araw-araw, para matanggal yung mga libag-libag sa katawan. Magpalit ng malinis na damit upang hindi makaramdam ng pangangati ng balat. Ayan, kailangan mong magpalit pagka naligo, napapawisan, nadudumihan, magpalit agad ng damit. Ugaling malinis sa tuwi na upo para yung balat mo hindi kakaamot-kamot. Kapag kinamot mo yan dahil sa makatinang damit mo, magkakasugat-sugat damit ay balat mo. Yan, tandaan na mga bata. Pangangalaga naman ng tainga. Paano natin mapapangalaga ng ating tainga? So, ayan. Pansinin natin ang mga larawan. Makinig ng tamang ano lang ng ating naririnig na music. Ayan, mga ingay sa paligid. Huwag sumigaw. Okay, una, ayan. Tingnan natin. Gumamit lamang ng cotton bud sa labas ng tainga ng paglilinis. Tapos magpakonsulta. Mahalagang pangalagaan mo ang iyong tainga. Bakit? Yan, para hindi masugatan. Kasi kapag nasugatan ka, dudugo tainga mo, magkakasakit ka. Mahirap pa naman gamutin ang tainga. At saka mata. Gumamit ng malinis na tela. Umpahin niya sa paglilinis nito. Huwag gumamit ng matulis na bagay. Ayan, kasi masusugatan. Naipanglilinis dito. Tandaan, ha? Okay, next. Pangangalaga ng dila. Paano natin naalagaan ang ating dila? Ayan. Mapapanatili natin ang maayos at malusog na dila sa pamamagitan ng palaging
o palagiang pagmumumog at pagsisipilyo. Ang sobrang init at sobrang lamig na pagkain at inumin ay maaaring makaapekto sa dila. Iwasan din ang paglagay ng matulis na matalas na at matigas na bagay sa bibig. Ilang sakit na dulot na sa ating mga pandama? Ano-ano mo yun? Ang mga sakit na maaaring nating makuha. Paglabo ng mata, pagkaduling at pagkabulag, ang karaniwang sakit ng bata, mga bata sa mata. Kung ito ay hindi mapapangalagaan, ang sobrang pagbabad ng ating mga mata sa TV, cellphone, o anumang gadgets, ay nakakalabo nito. Ha? Sobrang, ang sobra ay nakakasira. Lahat ng sobra, nakakasira yan. Ha? Tandaan. Okay, sunod. Kung hindi mo alagaan at iingatan ang iyong ilong, maaaring mawala ang pang-amoy mo. Yan, di ba hindi tayo makakain ng maayos kung walang pang-amoy? Kapag tayo ay nakakasipon, di natin naamoy ang lasa ng pagkain. Kaya nawawalan tayo ng gana. Ang pagkakaroon ng sipon ay ilan sa mga nagiging sakit sa ilong. At pagkasugat sa pangangalaga ng dila, mapapanatili natin at maayos at malusog ang nadila sa pamagitan ng palagi ang pagmumumog at pagsisipilyo. Yan, nasabi na rin niya kanina. Ang sobrang init at sobrang lamig na pagkain at inumin ay maaaring makaapekto sa dila. Iwasan din ang paglagay ng matulis, matalas at matigas na bagay sa bibig. Paligid nito kung mali ang paglilinis mo sa iyong ilong. Maaaring magkaroon ka ng karamdaman ng ating dila kung hindi ito aalagaan. Ilan sa mga posibleng sakit ng dila ay pamamaga o glossitis. Ang tandaan ha. Butlig sa dila o singaw. Panunuyo ng dila. Wala ka ng laway kaya nanunuyo ang iyong dila. Tainga ang isa sa mahalagang bahagi ng ating pandama. Kung hindi mo ito maingatan ay magkakaroon ka ng otitis. Medya kung saan ang sipon na lalabas sa iyong ilong ay lalabas sa tainga. Diba? Mabaho pa naman. Ang pagiging pabaya sa balat ay nagkakaroon ng scabies o sugat na maliliit na nagdudulot ng sobrang kati. Nakakapangit ito sa kutis at sa malalang pagkakataon, ikaw ay magkakasakit tulad ng lagnat kung ito ay magiging malala. Ha? Yan, kaya ingatan ang balat. Okay, subukan naman natin kung may natutuhan ka sa ating aralin. Iguhit ang mukha ng tao at tukuyin ang mga pandama. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sige. Okay. Mga bahagi ng katawan. Ano ang iyong sagot? Ano ang mga pandama? Ayan. Ayan ang mga pandama natin. Kung ganyan ang iyong sagot, napakahusay mo. Ang galing-galing mo. Palakpakan naman dyan. Okay, kasunod. Bilang pagkatuto, dalawa. Guhit ang mata, ilong, buhok, balat at tainga kung ito ay natutukoy ng pangungusap. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, ginagamit mo ito upang magkaamoy ng masarap na pagkain at mga pabango. Ano ito? Tama ka, ito ay ilong. Number 2, sa pamagitan nito ay nakikita mo ang ganda ng iyong paligid, ang ganda ng iyong kaklase. Okay, ano yon? Tama ka, ito ay mata. Number 3, nakikinig natin ang iba't ibang tunog na nasa paligid, ingay ng kapitbahay, mga bata natin, mahinang tunog man o malakas na tunog. Ang ating sagot ay, tanya. Okay, number 4, nararamdaman mo ang init at lamig sa iyong kapaligiran. Ano ito? Ang ating balat. Okay, very good. Number 5, nalalasahan mo ang iyong pagkain at inumin. Ano kaya ito? Tama ka, ito ay dila. Okay, gawain sa bilang pagkatuto o bilang pagkatuto bilang 3. Pagtambalin ang dulot na sakit sa mga pandama na nasa hanay A at mga maaaring maging sakit o karamdaman nito sa hanay B.
Hanay e, mata ilong, tay nga balat nila. Hanay binaman, scabies ut itis, medya sipon paglabo ng paningin, glossitis. Ang ating sagot ay, okay, tingnan natin ang mga sagot kung magkatulad tayo. Number 1, yan, E. Number 2, C. Number 3, yan. Next, balat scabies. Dila. Okay, kung kama yung sagot, ang galing-galing mo, ang husay-husay mo. Okay, pang-apat. Pang-apat naman, gawan sa pagkatutubi ng apat, isulat sa iyong kwaderno ang T kung tama ang pag-alaga sa pandama, asa pangungusap sa ibaba at M kung mali ang pangangalaga dito. Tingnan natin. Pagbabasa ng aklat ng may tamang liwanag, paglinis ang tainga gamit ang matigas na bagay, malakas na pagsinga. 4. Pagligo araw-araw at paggamit ng malinis na tubig at sabon. 5. Tamad magsipilyo. Ano ang ating sagot sa number 1? D. Very good. Number 2? M. Mali. Number 3? M. Mali pa rin. Number 4? Tama! Dapat maligo araw-araw. Number 5? Mali. Okay, number. Sunod na gawain. Gawain sa pagkatutubi lang 5 tukoy ng pandama. Karamdaman ito na inilalaraon o binibigyang linaw sa mga item. Gawin ito sa iyong kwaderno. Nagsusuot tayo ng malinis na damit at naliligo araw-araw. Gamit ang sabon at malinis na tubig upang mapanatiling makinis ang ating A. Mata, B. Ilong, C. Buhok, D. Balat. Ang ating sagot ay balat. Ha, balat. Number 2, ang pagsisipilyo at pagmumumog ay makakatulong sa ating blank. O, anong sagot natin? Kung magaling, ito ay dila. Number 3, ito ay sakit na nagdudulot sa ating balat kung hindi tayo magiging malinis. Ano kaya ito, mga bata? Okay, anong sagot? Titis midya, scabies, sipon, paglabo ng paningin. Scabies, letter B. Okay, number 4. Ito ang gamit na sa pakikinig ng magandang musika sa ating paligid. Ang sagot ay mata. Pakikinig. Ang ating sagot dito ay tainga, hindi mata. Okay, ang sagot ay tainga, letter C. Number 5, gumamit ng malinis sa damit o panis paglilinis nito upang makaamoy na mabango at mabaho. Ang sagot natin ay ilong. Okay, kung tama ang sagot, napakagaling-galing mo. Okay, masasagot mo lang yan. Sa tulong ng iyong mga magulang. Madali lang yan. Okay, next. Pangalaga sa balat. Chichikan nyo lang kung alin dyan. Okay, next. Kayang-kaya nyo yan. I-check nyo lang. Kagawaan sa bilang pagkatuto bilang pito po na ng talahay na yan sa ibaba tungkol sa mga naranasan mong karamdaman sa pandama. Gawin ito sa tulong ng iyong nakatatandang kapatid, magulang o tagapangalaga. Okay, ilalagay mo lang kung anong naramdaman mo sa mata, ilong, balat, tainga, dila. Ano ang binigay na lunas? Anong naging resulta ng bigyan ka ng pangunang lunas o luna sa iyong naramdaman? So, yan lang ang gagawin mo. Madali lang yan. Okay, next. So, puna ng patlang, wastong salita o konsepto upang mabuang diwa ng mga talata tungkol sa aralin. Dito ka mamimili sa baba ng sagot. Yan. Ang ating mga sagot ay ganyan. Maamoy, balat, marinig, alagaan. Yan ang mga sagot natin. Okay, next. Okay, maraming salamat sa panonood. Sana may natutuhan ka sa ating aralin. God bless at mag-ingat po tayo. Ako nga pala si Teacher Beth.
Beth ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Bye-bye mga bata! Ating life encouragement ay makikita sa Awit chapter 100 verse 5. Ang sabi, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salik-saling lahi. Ang ating subject ay Mapeh, Health. Ito ay pang grade 2. Ang ating pag-aaralan ay mga karaniwang problema at pangangalaga ng bibig at ngipin. Ito ay mula sa 5.4a, week 5 to 6. Hindi ko po inaari ang karapatan ng may akda ng 5.4a. Ito ay sangguniang ko lamang para sa mga bata, para may hatid ang kaalaman at kailangan matutuhan ng bata. Ang layunin sa araling ito ay pagkatapos ng araling ito, inaasahang mailalarawan mo ang mga paraan upang mapangalagaan ang ngipin at tuklasin natin ang mga nagiging sanhi ng ngipin ng pagkasakit ng ating ngipin at bibig. Ayan, pagkakabulok, pagkabulok ng ngipin o tooth decay. Yan ang karaniwang sanhi kapag hindi natin inalagaan ang ating ngipin. Ang karaniwang nagiging sakit ng ngipin kapag hindi natin ito iningatan, ang mga bulok ng ngipin ang nagiging sanhi ng madalas na pagliban sa klase ng mga bata o mag-aaral dahil sa sakit na nararamdaman. Nababawasan din ang tiwala sa sarili ng mga batang may bulok ng ngipin. Nagiging sanhi din ito ng pagbaba ng timbang dahil sa hindi ito makakain ng maayos dahil sa masakit na ngipin. Paningaw. Hey, ay isang dahilan. Pamamagana ng lalamunan at mabawang hininga ang mga sakit ng bibig. Wastong pangangalaga ang kailangan dito upang maiwasan ang mga ito. Ang paningaw ay maliit na sugat na maaaring tumubo sa gilagid o dila. Pamamagaan ng lalamunan ay mahirap sa pakiramdam dahil lahat ng kinakain mo o iniinom ay dadaan sa lalamunan mo. Mabahong hininga ay sanhi ng hindi pagsisipilyo o mga sugat-sugat na tumutubo sa bibig. Okay, paano natin naman pangangalagaan ang ating ngipin? Una, magsipilyo. Napakahalagang magsipilyo tayo pagkatapos kumain at pagkagising natin sa umaga. Ugalihin ang pagsisipilyo upang pangalagaan ang ngipin. Palitan ang gamit na sipilyo tuwing ikatlong buwan. Hindi buong taon ang toothbrush mo, kundi tatlong buwan lang ang gamit niyan. May expiration din ang toothbrush, kaya magpalit ng ang toothbrush tuwing ikatlong buwan. Kapag nabili mo ngayon, halimbawa January, so magpapalit ka ng March. Tandaan mga bata, ha? Magpasuri. Ayan, ugaliin ding magpasuri o pagkonsulta sa doktor tuwing 6 na buwan. O, every 6 months, magpapakonsulta tayo ng ating ngipin para makita kung ano ang dapat na ayusin o kung may mga sira-sira na mabigyan ng karampatang lunas.
Every 6 months, ha? So, sa isang taon, 2 beses. Pangangalaga ng bibig. Paano naman natin aalagaan ang ating bibig? Ang kalusugan ng bibig ay nakadepende sa mga uri ng pagkain ng kinakain o kinakain mo. Wastong pamamaraan ng pagkain at pag-aaruga sa mismong bibig. Kaugnay nito, maaari mong sundin ang sumusunod na mga hakbang. Ayan. Una, pagbabantay sa mga iniinom at kinakain. Ayan, mahalaga yan. Limitahan ang dami ng mga pagkain at iniinuming may mataas na level ng asukal, lalo na kung mataas na level ng asukal, lalo na kung walang sapat na panahon sa paglilinis ng ngipin. Ang mga naiiwang asukal sa bibig ay siyang pangunahing sanhi ng pagkasira ng ngipin. Bawal din ang mga chocolates. Sobrang dami ng chocolates. Candy. Ayan, dapat mong iwasan kasi matatamis yan. Junk food, soft drinks. Sobrang taas ng level o dami ng asukal niyan. Kaya kailangan na bawasan natin ang pagkain ng matatamis na pagkain para hindi mabulok ang ating ngipin. Ayan, sunod. Iba pang pamamaraan ng paglilinis sa bibig. Bukod sa pagsisipilyo ng ngipin, siguraduhin ding malilinis ang iba pang bahagi ng bibig gaya ng dila at mga gilagid. Yan, nililinisan din natin ang ating dila. Hindi lang ang ating ngipin para hindi ito mangamoy o magkaroon ng amoy ang ating bibig. Okay, subukan naman natin. Gawain na sa pagkatuto bilang isasagutan ang puzzle sa ibaba. Hanapin ang sumusunod na salita. Unang ngipin, pangalawa bibig, lalamunan, sipilyo at pagkain. Tingnan natin. Okay, simulan muna. Ayan, kaya yan, hanapin ang mga sagot. Mabilis lang yan. Okay, 5 salita lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan, tingnan natin kung magkatulad yung sagot natin. Una ay, yung una kong nahanap ay ngipin. Ayan, madali lang mahanap, diba? Ang ngipin. Sunod, bibig. Sunod, lalamunan. Sipilyo. Pagkain. So, kung katulad yung sagot mo sa sagot natin, napakahusay mo. Ayan, ang bilis ng mata mo. Okay, next. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Gumuhit ng puso kung nagpapakita ng tamang gawi sa pangangalaga ng bibig at kidlat kung nagpapakita ng maling gawi. Okay, ng number 1, nalilimitahan ang dami ng mga pagkain at inuming may mataas na level ng asukal. Ang number 2, kumakain ng masustansyang pagkain. Sagutan mo na, sundan mo na ako habang binabasa ko. Okay, pangatlo, kumukonsulta sa doktor kapag may masakit sa loob ng bibig. Ang pang-apat, umiinom ng maraming tubig para hindi manuyo ang bibig. Pang-5, kumakain ng chewing gum upang makatulong na makapag-ipon ng laway sa bibig. Okay, tingnan natin ang iyong mga kasagutan o ang iyong mga sagot. Okay, ang number 1 ay puso. Pangalawa, tingnan mo kung tama ang iyong sagot. I-check mo rin. Number 2, puso pa rin. Heart. Kulay pula ang heart natin. Okay, number 3, tama. Pang-4, tingnan mo ang sagot mo kung tama. Tapos i-check mo. Number 5, kidlat. So, kung tama ang iyong sagot, lahat ng mga sagot, napakagaling mo. Naintindihan mo ang ating aralin. Okay, ito pa. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin ang kwento ni Cindy May. Ang batang malinis.
Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Sulat ang sagot sa kwaderno. Okay, basahin ni teacher ang kwento. Ang batang malinis. Tuwing umaga, pagkagising ng batang si Cindy o si Cindy May ay nagtitiklop siya ng pinaghigaan. Ginagawa mo rin ba ito? Pagkatapos nito ay pupunta sa lababo upang maghilamos at magsipilyo ng ngipin. Siya ay may mga milk teeth. Ibig sabihin ng milk teeth, yung mula pa pagkabata mo, hindi pa yan nasisira. Yung unang ngipin mo na mula pa nung tinubuan ka ng ngipin, yung bata ka pa, nung 1-year-old ka pa. Hanggang ngayon, nandyan pa yan. Siya ay may milk teeth pa sapagkat siya ay bata pa. Yan. Kapag bata ka pa, may milk teeth pa pa. Okay, next. Ang milk teeth ay mga ngipin na tumutubo mula sa pagkabata. Yan, sabi ko kanina. Tinatawag din itong temporary teeth. Ang lahat ng milk teeth ay mapapalitan ng permanent teeth. Yan, kapag lumalaki ka na, natatanggal na yung mga ngipin mo at napapalitan ng panibagong ngipin na magiging ngipin na hanggang sa iyong pagtanda. Sa pagsisipilyo, si Cindy May, hindi lamang ang ngipin ang kanyang sinisipilyuhan, maging ang bila at paligid ng gilagid. Pagkatapos magsipilyo, ay babanlawan niya ito ng mabuti, karamay na ang bibig at kabuuan ng mga bunganga. Upang lubos na maging malinis, pagkatapos kumakain si Cindy May ay nagsisipilyo siya. Ano man ang kanyang kinain upang mapanatiling mabango ang kanyang hininga. Okay, ang tanong. Sino ang tauhan sa kwento? Yan. Kung ganito ang sagot mo, ang tauhan sa kwento ay si Cindy May. So kapag sasagot tayo ng pangungusap, dapat pagsasagot tayo ng mga tanong, dapat buong pangungusap lang, hindi lang Cindy May. Si Cindy May, hindi. Kailangan buong pangungusap para masanay kang bumuo ng isang simpleng pangungusap. Sino ang tauhan sa kwento? Ang sagot mo ay, ang tauhan sa kwento ay si Cindy May. Magkahiwala itong ay at kasisiha. Nasa pag-type lang yan. Okay, number 2. Tuwing kailan nagsisipilyo? Si Cindy May. Tuwing kailan? Okay. Nagsisipilyo si Cindy May tuwing umaga, pagkagising at pagkatapos, kumain. Kung napakinggan mo o nabasa yung kwento, makakasagot ka. Okay, pangatlo. Bukod sa ngipin, ano pa ang nililinis si Cindy May? Nililinis din niya ang ngipin ang kanya. Nililinis din niya ang ngipin ang kanyang sinisipilyuhan, maging ang dila at paligid ng gilagid. Hindi lang ngipin, kundi pati dila at paligid ng gilagid. Okay, kung tama ang mga sagot mo, napakahusay mo. Okay, pang-apat, kung ikaw si Cindy May, gagayain mo ba siya at bakit? Bakit mo kailangan gayain si Cindy May, ang ginawa ni Cindy May? Ayan, kung ako o ikaw si Cindy May, gagayahin mo rin upang mapanatili ang kalinisan at magandang pangatawan at upang hindi mabulok ang ating mga ngipin at hindi bumaho ang ating ngipin. Hindi tayo nagkakasakit. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat ang tama kung wasto ang pag-aalaga ng ngipin na binanggit sa ibaba at mali kung hindi ito waste. Okay, subukan natin. Okay, ang number 1, nagsisipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. Okay, sagutan mo muna. Number 2, isulat ang sagot. Number 2, umiiwas sa mga matatamis na pagkain. Ang number 3 naman, nagmumumog ng malinis na tubig. Number 4, kumukonsulta sa doktor tuwing 6 na buwan. Pang-5, natutulog matapos kumain. Tingnan natin ang sagot. Okay, nasulat mo na ang mga sagot mo. Okay, number 1. Okay, number 1, tama. Okay, may matamis na pagkain, umiiwas ka. Tama. Sa number 3, nagmumumog ng malinis tubig, tama. Number 2, okay, yan, number 5, tama.
mali ang number 5. Okay, number 2 tama, number 1 tama, number 2, 1 to 4 tama ang sagot. Ang number 5 mali. Okay, next. Gawain sa pagkatudlo bilang 5, lagyan ng check ang kulong na nagsasaad ng iyong pagsasagawa ng pamamaraan upang pangalagaan ang iyong ngipin at bibig. Okay, number 1, kumakain ako ng masustansyang pagkain. Number 2, umiinom ako ng maraming tubig para hindi manuyo ang bibig. Number 3, nalilimitahan ko ang dami ng mga pagkain at inuming may mataas na level ng asukal. Pang-apat, nagsisipilya ako ng ngipin pagkatapos kumain. Pang-5, natutulog ako sa tamang oras. Okay, tingnan natin. Okay, dapat ang sagot natin ay palagyan. Ayan, ganyan dapat ang sagot natin. Hindi lang minsan at hindi. Okay, next. Gawain sa pagkatuto bilang 6, punan ng talanaya sa ibaba tungkol sa mga nararanasan mong karamdaman sa bibig at ngipin. Gawin ito sa tulong ng iyong mga nakatatandang kapatid o magulang o tagapangalaga. Okay, ikaw ang makakasagot nito at ang inyong magulang. So, sa bibig, ano ang mga naramdaman mo? Isusulat mo dito. Kung nagkasakit ka o anong naramdaman mo, ano ang ginawa mo para magumaling o malapatan ng lunas? Ano ang naging resulta pagkatapos mong maluta o mabigyan ng gamot ang iyong karamdaman? Kaysa ngipin naman ang naramdaman na magaba ang bibig mo, natanggalan ka ba, nabungi, ayan, anong ginawa mo? Anong ginawa mo para gumaling? Ano ang naging resulta ng ilagyan mo ng karampatang lunas? So, yan ang gagawin mo. Okay, next. Ayan, gumupit o gumuhit ng larawan ng bibig, na larawan ng bibig at ngipin, at isulat sa palibot nito, paligid nito, ang pamamaraan na iyong natutunan upang o natutuhan upang mapanatili itong maayos at walang karamdaman o karamdaman. Gawin ito sa iyong kwaderno. Anong ginawa mo? Ayan, anong pamamaraan? Kung ganyan ang sagot mo, magaling. Ganyan ang mga sagot natin. Gumupit ka lang ng larawan. Ayan. Gumupit o gumuhit ng larawan sa bibig at isulat ang palibot. Okay, ganyan o. Ayan, kung ganyan ang mga sagot mo, pwedeng mag-cut out sa newspaper o kaya sa mga lumang aklat na hindi na ginagamit. Okay, isa pa. Punan ng patlang ng wastong salita o konsepto upang mabuo ang diwa ng mga talata tungkol sa aralin. Okay, ang blank ang itinuturing na pangunahing pasukan ng iba't ibang bagay patungo sa loob ng katawan. Dito pumapasok ang blank na kinakain at iniinom o inumin na iniinom sa araw-araw. Pumapasok din dito ang blank na inilalanghap na mahalaga sa paghinga. Ang ating blank o patlang ay isa rin sa mga unang napapansin tuwing nakikisalamuha tayo sa ibang tao. Ginagamit natin ito sa patlang ng ating pangkain. Nagdudulot ng patlang ang sirang mga ngipin. Kaya naman, marapat lamang na ito ay bigyan ng sapat na atensyon at tamang pangangalaga. So, dito ka kukuha ng sagot sa baba. Okay, kung ganito ang mga sagot mo. Okay, napakagaling mo. Napakagaling mo. Yung mga yellow ngayon, yan ang mga sagot doon sa may mga patla. Okay, next. Ang ating sanggunian ay mula sa 5'4", 8'2", 2'4". Ito ay ginawa natin para mas lalo mong maintindihan ang ating aralin. Sana may natutuhan ka sa ating pinag-aralan ngayon kung paano natin alagaan ang ating bibig at ngipin. Salamat sa panonood. God bless at mag-ingat po tayo.
ating life encouragement ay makikita sa Awit chapter 100 verse 5 ang sabi, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Ang ating subject ay Mapeh Health 2. Ang ating pag-aaralan ay kung paano ang pag-iingat sa mga pandama. Ito ay mula sa pivot 4A ng grade 2 at saka week 7 to 8. Ang layunin sa araling ito ay pagkatapos ng araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang sariling kakayahan na pangalagaan ang mga pandama. Narito ang isang kwento. Hi! Kami sina Carla May at Cindy May. Kami ay kambal, sabay kaming ipinanganak ng nanay namin. Pagising sa umaga, nililinis namin ang aming mata gamit ang malinis na tubig. Nagsisipilyo kami para hindi mabaho ang aming hininga. Nililinis namin ang malinis na panyo ang aming ilong. Naliligo kami araw-araw at nagsusuot ng malinis na damit para manatiling makinis ang aming balat. Gumagamit kami ng shampoo sa buhok at binabanlawan namin itong mabuti. Sinusuklayan namin ng maayos ang aming buhok. Kapag kami ay aalis, naman ay kakain ng masustansyang almusal. Habang wala pa kaming pasok sa paaralan, kami ay nag-aaral mula sa bahay. Nagbabasa kami ng aklat nang may tamang liwanag. Ito ang gawain namin araw-araw. Ikaw, anong ginagawa mo? Katulad ba ang ginagawa mo kina Cindy May sa magkapatid? Katulad ba ang ginagawa nyo? Magaling kung ganon. Ngayon tuloy tayo sa ating aralin. Tamang paraan ng pangangalaga ng ating pandama. Ang ating pandama ay mga bahagi ito ng ating katawan, ang ating mata, ilong, tainga, balat, ngipin, o ang ating bibig. Yan ang dapat nating pangalagaan ng ating mga pandama sa ating katawan. Ang mata. Yan, paano natin alagaan ang mata? Kumain ng masustansyang pagkain. Pangalawa, huwag direktang tumingin sa araw upang hindi masilaw. Pangatlo, punasan ang mga mata ng malinis na panyo. Manood ng malayo mula sa telebisyon. Magbasa ng may sapat na liwanag para hindi lumabo ang ating mata. Ipahinga ang mata kapag ito ay pagod na. Huwag pilitin kung ikaw ay naglalaro ng cellphone o naglalaro ng games sa cellphone. Kapag naantok ka na, huwag pilitin na idilat ang mata, kundi magpahinga. Matulog muna, umidlik muna, ipikit ang mata. Okay, kasi yan. Yan ang mga dapat nating gagawin. Yan, makikita natin sa larawan. Yan ang tamang ginagawa o dapat nating gawin sa pangangalaga ng ating mata. Kasunod, ilong. Yan, ano ang gamit ng ilong? Tama ka, ito ay pang-amoy. Yan, ilong. Amuyin lamang ang bagay na mabango. Yan, bawal mabaho kasi sasakit ilong mo. Pangalawa, iwasan ang anumang mabaho. Pangatlo, suminga ng dahan-dahan. Kapag sinisipon ka, may sipon ka, huwag suminga ng bigla kasi dudugo ang iyong ilong. Linisin gamit ang malinis na tela. Yan, linisin lamang ang iyong ilong ng malinis na tela. Huwag sundutin ng matigas na bagay. Yan, tandaan mo ha. So, ayan, mga dapat mong gawin. Makikita natin sa larawan kung ano mga dapat mong gawin. Okay, pangangalaga sa tainga ang ating pandinig. Mahalagang pangalagaan natin ito upang marinig natin
ang ating kapwa o ang ingay na naririnig natin sa paligid. Una, iwasang makinig ng malalakas na tunog, tugtugin o awit. Gumamit ng malinis na tela o panyo sa paglilinis ng tainga. Huwag gumamit ng matulis na bagay na ipinaglilinis dito. Yan. Ngayon naman, tingnan natin ang mga larawan. Yan. Umiiwan siya sa malakas na tunog. Lilinis na ang tainga ng cotton buds. Huwag hayaan ang tainga na pasukan ng tubig kasi magkakasakit ka. Sunod, laging magpa-check up. Yan, number. Sunod, wag gumamit ng matutulis na bagay sa paglilinis ng tainga. Ayan, cotton buds lamang, sa labas lamang ang paglilinis. Okay, takpan naman ito kung nakikinig ka ng malalakas na ingay sa labas. Takpan ang tainga. Okay, next, pangangalaga ng ating balat. Ayan ang mga larawan. Tamang pangangalaga ng pangangalaga ng balat. Upang maging makinis ang balat, ugaliin na maligo araw-araw. Ayan, magpalit ng malinis na damit upang hindi makaramdam ng pangatin ang balat. Ayan, araw-araw magpapalit ng damit o kaya pinagpapawisan. Next, ugaliin maging malinis sa tuwi na. Ayan, tama ka dyan. Okay, ano ang dapat natin gawin? Makikita, uminom din ng tubig. 8 hanggang 10 baso. Matulog din ng maaga. Para ang balat mo ay presko din. Nare-revive o yung mga ano natin, nakapagpahinga ang ating katawan. Kung hindi pagod ang ating katawan, ang ating balat ay maganda rin. Kasi nakakatulog ka ng maayos. Next, pangangalaga ng bibig at ngipin. Pangangalaga ng bibig at ngipin, pagbabantay sa mga iniinom at kinakain. Iwasan ang mga matatamis na mga pagkain. Limitahan ang dami ng mga pagkain at inuming may mataas na level ng asukal. Ayan, tama ka. Kasi kapag sobrang tamis, masisira ang iyong ngipin. Iba pang pamamaraan ng paglilinis ng bibig. Ayan. Nililisan ang dila. May ginagamit yan para sa panglinis. Bukod sa pagsisipilyo ng ngipin, sigurado hinding malilinis ang iba pang bahagi ng bibig, gaya ng dila at mga gilagid. Ayan. Siguraduhin kapag nagtututbras, pati dila, tututbrasan din. Yung pagsisipilyo ng ngipin, araw-araw o pagkatapos kumain. Tapos pagkagising sa umaga. Ayan, para di masira ang ating ngipin o mabulok. Pag-iwas sa mga pagkain na matatamis. Ayan, sabi ko kanina, para ang ating ngipin ay hindi mabulok. Pangangalaga ng bibig at ngipin, ayan, ginagamit natin sa mga gilid-gilid ng ating ngipin pantanggal sa mga tira-tira pang mga pagkain dyan kapag kumakain tayo. Ayan, toothbrush, sisipilyo, ayan, ang dila ay linilinisan din. Ayan, nagpapa-check up ka kung ano yung mga dapat ayusin sa iyong ngipin o makita kung may mga bulok na di natin napapansin. Okay, gawain sa pagkatutubi ng isas. Tingnan natin kung may natutuhan tayo. Isulat ang tama kung wasto ang pangangalaga ng pandama na binabanggit sa ibaba at mali kung hindi wasto. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Una, gumagamit ng pantaklob sa tainga kapag may naririnig na malakas na tunog. Tama, mali? Tama. Very good. Number 2, gumagamit ng payong na pananggalang sa sainit at ulan. Tama, tama ang ating sagot. Number 3, nagtataklob ng ilong kapag nakakamoy ng mabaho. Tama, mali? Tama. Okay, pang-4, gumagamit ng shades bilang pananggalang sa init ng araw o sinag ng araw. Tama, mali? Tama. Okay, pang-5, gumagamit ng sipilyo panglinis ng ngipin. Ang ating sagot ay magaling. Ito ay tama. Okay, sunod na gawain.
Yan, gawain sa pagkatuto bilang pangalawa, lagyan ng check ang mga bagay na maaaring gamitin sa pangangalaga ng pandama. Ito ba ang payong, sipilyo, upuan, eyeglasses, o reading glasses, suklay. So, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Okay, na sa payong, check, para hindi ka mainitan o maulanan kapag tayo nasa labas. Check din ang sipilyo. Ano pa ang mga check dyan? Eyeglasses, suklay. Ang upuan kaya, check. Mali yun. Okay, next. Gawin sa pagkatuto bilang tatlo, hanapin ang mga sumusunod na bagay kagamitan sa puzzle. Headset, megaphone, o shades. Okay, tingnan natin. Okay, tingnan mo ang mga larawan. Tingnan mo rin kung nakuha mo ang sagot. Ang una, megaphone. Ayan. Ano pa ang nahanap mo? Headset. Umbrella o payong? Shades. Ano pa? Nandiyan ba ang toothbrush? Okay, wala. Okay, next. Nagawain. Okay, so, ayan. Yan lamang ang ating natutuhan. Sana may natutuhan tayo sa ating aralin. Ang araling ito ay hango mula sa Pivot 4A for Grade 2, Second Quarter. Ginamit ko lamang itong video para mas lalong maunawaan na ang sangguniang ito para mas lalong maunawaan ng mga bata kung ano ang kanilang napag-aaralan o gagawin. Hindi po ito pinagbibenta ko. Ito lamang ang aking paraan para ma-share ko sa mga bata kung ano yung aralin para ma-explain ng maayos. So, salamat! Salamat sa mga writers ng Pivot 4A for Grade 2 Second Quarter. Hindi ko po inaari ang iyong karapatan. Salamat sa panunood. Sana may natutuhan tayo. God bless at ingat. Ating life encouragement ay makikita sa Awit chapter 100 verse 5 ang sabi. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Ang ating subject ay Mapeh Health 2. Ang ating pag-aaralan ay kung paano ang pag-iingat sa mga pandama. Ito ay mula sa Pivot 4A ng Grade 2 at saka Week 7 to 8. Ang layunin sa araling ito ay pagkatapos ng araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang sariling kakayahan na pangalagaan ang mga pandama. Narito ang isang kwento. Hi! Kami sina Carla May at Cindy May. Kami ay kambal, sabay kami ipinanganak ng nanay namin. Pagising sa umaga, nililinis namin ang aming mata gamit ang malinis na tubig. Nagsisipilyo kami para hindi mabaho ang aming hininga. Nililinis namin ang malinis na panyo ang aming ilong. Naliligo kami araw-araw at nagsusuot ng malinis na damit para manatiling makinis ang aming balat. Gumagamit kami ng shampoo sa buhok at binabanlawan namin itong mabuti. Sinusuklayan namin ng maayos ang aming buhok. Kapag kami ay aalis, naman ay kakain ng masustansyang almusal. Habang wala pa kaming pasok sa paaralan, kami ay nag-aaral mula sa bahay. Nagbabasa kami ng aklat nang may tamang liwanag, ito ang gawain namin araw-araw. Ikaw, anong ginagawa mo?
Katulad ba ang ginagawa mo kina Cindy May sa magkapatid? Katulad ba ang ginagawa nyo? Magaling kung ganon. Ngayon tuloy tayo sa ating aralin. Tamang paraan ng pangangalaga ng ating pandama. Ang ating pandama ay mga bahagi ito ng ating katawan, ang ating mata, ilong, tainga, balat, ngipin, o ang ating bibig. Ayan, ang dapat nating pangalagaan ang ating mga pandama sa ng ating katawan. Ang mata. Ayan, paano natin alagaan ang mata? Kumain ng masustansyang pagkain. Pangalawa, huwag direktang tumingin sa araw upang hindi masilaw. Pangatlo, punasan ang mga mata ng malinis na panyo. Manood ng malayo mula sa telebisyon. Magbasa ng may sapat na liwanag para hindi lumabo ang ating mata. Ipahinga ang mata kapag ito ay pagod na. Huwag pilitin kung ikaw ay naglalaro ng cellphone o naglalaro ng game sa cellphone. Kapag naantok ka na, huwag pilitin na idilat ang mata, kundi magpahinga. Matulog muna, umidlip muna, ipikit ang mata. Okay, kasi yan. Yan ang mga dapat nating gagawin. Yan, makikita natin sa larawan, yan ang tamang ginagawa o dapat nating gawin sa pangangalaga ng ating mata. Kasunod, ilong. Yan, ano ang gamit ng ilong? Tama ka, ito ay pang-amoy. Yan, ilong. Amuyin lamang ang bagay na mabango. Yan, bawal mabaho kasi sasakit ilong mo. Pangalawa, iwasan ang anumang mabaho. Pangatlo, suminga ng dahan-dahan. Kapag sinisipon ka, may sipon ka, huwag suminga ng bigla kasi dudugo ang iyong ilong. Linisin gamit ang malinis na tela. Yan, linisin lamang ang iyong ilong ng malinis na tela. Huwag sundutin ng matigas na bagay. Yan, tandaan mo na. So, ayan, mga dapat mong gawin. Makikita natin sa larawan kung ano mga dapat mong gawin. Okay, pangangalaga sa tainga, ang ating pandinig. Mahalagang pangalagaan natin ito upang marinig natin ang ating kapwa o ang ingay na naririnig natin sa paligid. Una, iwasang makinig ng malalakas na tunog, tugtugin o awit. Gumamit ng malinis na tela o panyo sa paglilinis ng tainga. Huwag gumamit ng matulis na bagay na ipinaglilinis dito. Yan. Ngayon naman, tingnan natin ang mga larawan. Ayan. Umiiwan siya sa malakas na tunog. Lihingan siya ang tainga ng cotton buds. Huwag hayaan ang tainga na pasukan ng tubig kasi magkakasakit ka. Sunod, laging magpa-check up. Ayan, number. Sunod, huwag gumamit ng matutulis na bagay sa paglilinis ng tainga. Ayan. Cotton buds lamang. Sa labas lamang ang paglilinis. Okay, takpan naman ito kung nakikinig ka ng malalakas na ingay sa labas. Takpan ang tainga. Okay, next. Pangangalaga ng ating balat. Ayan ang mga larawan. Tamang pangangalaga ng ating pangangalaga ng balat. Upang maging makinis ang balat, ugaliin na maligo araw-araw. Yan, magpalit ng malinis na damit upang hindi makaramdam ng pangatin ang balat. Ayan, araw-araw magpapalit ng damit o kaya pinagpapawisan. Next, ugaliin maging malinis sa tuwi na. Yan, tama ka dyan. Okay, yan ang dapat natin gawin. Makikita, uminom din ng tubig. 8-10 baso. Matulog din ng maaga. Para ang balat mo ay presko din. Nare-revive o yung mga
ano natin, nakakapagpahinga ang ating katawan. Kung hindi pagod ang ating katawan, ang ating balat ay maganda rin kasi nakakatulog ka ng maayos. Next, pangangalaga ng bibig at ngipin. Pangangalaga ng bibig at ngipin, pagbabantay sa mga iniinom at kinakain. Iwasan ang mga matatamis na mga pagkain. Limitahan ang dami ng mga pagkain at inuming may mataas na level ng asukal. Ayan, tama ka. Kasi kapag sobrang tamis, nasisira ang iyong ngipin. Iba pang pamamaraan ng paglilinis ng bibig. Ayan, nililisan ang dila. May ginagamit yan para sa panglinis. Bukod sa pagsisipilyo ng ngipin, sigurado hinding malilinis ang iba pang bahagi ng bibig, gaya ng dila at mga gilagi. Ayan, siguraduhin kapag nagtututbras, pati dila, tututbrasan din. Yung pagsisipilyo ng ngipin, araw-araw o pagkatapos kumain, tapos pagkagising sa umaga. Ayan, para di masira ang ating ngipin o mabulok. Pag-iwas sa mga pagkain na matatamis. Ayan, sabi ko kanina, para ang ating ngipin ay hindi mabulok. Pangangalaga ng bibig at ngipin, ayan, ginagamit natin sa mga gilid-gilid ng ating ngipin pantanggal sa mga tira-tira pang mga pagkain dyan kapag kumakain tayo. Ayan, toothbrush, sisipilyo, ayan, ang dila ay linilinisan din. Ayan, nagpapa-check up ka kung ano yung mga dapat ayusin sa iyong ngipin o makita kung may mga bulok na di natin napapansin. Okay, gawain sa pagkatuto bilang isa, tingnan natin kung may natutuhan tayo. Isulat ang tama kung wasto ang pangangalaga ng pandama na binabanggit sa ibaba at mali kung hindi wasto. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Una, gumagamit ng pantaklob sa tainga kapag may naririnig na malakas na tunog. Tama, mali? Tama. Very good. Number 2. Gumagamit ng payong na pananggalang sa sainit at ulan. Tama, tama ang ating sagot. Number 3, nagtataklob ng ilong kapag nakakamoy ng mabaho. Tama, mali? Tama. Okay, pang-apat, gumagamit ng shades bilang pananggalang sa init ng araw o sinag ng araw. Tama, mali? Tama. Okay, panglima, gumagamit ng sipilyo panglinis ng ngipin. Ang ating sagot ay magaling. Ito ay tama. Okay, sunod na gawain. Yan, gawain sa pagkatuto bilang pangalawa, lagyan ng check ang mga bagay na maaaring gamitin sa pangangalaga ng pandama. Ito bang payong, sipilyo, upuan, eyeglasses, o reading glasses, suklay. So, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Okay, nasa payong, check para hindi ka mainitan o maulanan kapag kayo nasa labas. Check din ang sipilyo. Ano pa ang mga check dyan? Eyeglasses, suklay. Ang upuan kaya, check. Mali yun. Okay, next. Gawin sa pagkatuto bilang tatlo, hanapin ang mga sumusunod na bagay kagamitan sa puzzle. Headset, megaphone, o shades. Okay, tingnan natin. Okay, tingnan mo ang mga larawan. Tingnan mo rin kung nakuha mo ang sagot. Ang una, megaphone. Ayan. Ano pa ang nahanap mo? Headset. Umbrella o payong? Shades. Ano pa? Nandiyan ba ang toothbrush? Okay, wala. Okay, next. Nagawain. Okay, so ayan. Yan lamang ang ating natutuhan. Sana may natutuhan tayo sa ating aralin. Ang araling ito ay hango mula sa Pivot 4A for Grade 2 Second Quarter. Ginamit ko lamang itong video para mas lalong maunawaan na ang sangguniang ito para mas lalong maunawaan ng mga bata kung ano ang kanilang napag-aaralan o gagawin. Hindi po ito pinagbibenta ko. Ito lamang ang aking paraan para ma-share ko sa mga bata kung ano yung aralin para ma-explain ng maayos. So,
Salamat! Salamat sa mga writers ng 504A for grade 2 second quarter. Hindi ko po inaari ang iyong karapatan. Salamat sa panunood. Sana may natutuhan tayo. God bless at ingat.